Hi guys! Kamusta kayong lahat? Welcome back to Jane's channel, Jane Channel's Simple Life here in BC. Sana okay kayong lahat sa sitwasyon ngayon. Sana lahat tayo masaya kahit papano, kahit naka-quarantine pa rin. Dito sa amin, okay lang naman kami. May mga cases daw kaming naririnig. Pero sa ngayon, maluwag pa dito compared dyan sa Pilipinas. So, yeah, so in this video guys, sasagutin ko lang po yung tanong sa akin ng isa sa mga nag-follow sa akin kung paano kami nakapunta ditong pamilya sa Canada at kailangan ba daw ng visa para pumunta dito at kung saan mag-a-apply. So, unang-una guys, yes, kailangan ng visa para makapunta ka dito sa Canada. By the way guys, nandito kami sa Chilliwack, BC at the moment. So, it's a part of Canada and British Columbia. Malapit kami sa Vancouver, an hour and 45 minutes drive. Pero yung nilandingan namin dito nung pumunta kami dito sa Canada is nandun kami sa Shuswap before. It was like 5 hours, almost 6 hours drive from Vancouver. So, thank God we moved here. Yung Chilliwack is a small city, a little city, closer to Vancouver. So, yeah, yung mga vlogs ko is gawa po yun mostly dito. Maraming mga gandang view dito, maraming mga gandang parks na nung ko pa sana ginawang ipapakita sa inyo pero hindi ko nagawa kasi. Nung nandito kasi kami, bago nagka-lockdown, double-double job kami ng asawa ko. So, we take the chances kasi nung dun kami sa kabila, summertime lang talaga ang may magandang kitaan. Pero pag dating ng winter, talagang laylo siya. Doon, pag start ng winter as early as November, ang work ko is just like 4 days. And you're gonna be working only for 4 hours a day kasi sarado yung mga lahat ng workplace. Yung golf course na pagtrabahan ko lang ang bukas, pero syempre marami kami kaya inahati-hati yung mga oras ng para sa employee na ano na full-time. So yeah guys, pag pumunta kayo dito sa Canada, definitely kailangan ng visa. Thank God, lucky lang kami ng anak ko dahil sa asawa ko na meron siyang high points at saka skilled siya. Kaya nung pumunta kami dito ng anak ko is it's very smooth smooth sailing. May visa na kami nung galing kami sa Pilipinas. So yeah, you will need it's either working permit, permanent resident or immigrant visa, or student permit, or a visitor's visa. So kung pumunta kayo dito as a visitor's visa, hindi kayo pwede magtrabaho. So, as in, visit lang kayo, tapos maraming mga requirements na kailangan mong sundin, na medyo, sa ngayon, mahirap, kasi, mabusisi sila, at saka, marami silang iano sa iyo, na itatanong, or ipapagawa, or ipapadala, pag, visitor's visa lang kayo. So, ang visitor's visa dito, I'm not so sure, but I think it's 1 year. And it doesn't cost too much, pero kung gusto nyo malaman yun, i-check nyo na lang sa site. Nandun naman lahat ng mga details. Or maybe one day, pag nagkaroon ako ng chance, i-research ko yun ta. At i-vlog ko rin dito para malaman nyo. So, sa nagtanong po sa akin, yes, pumunta kami dito as an immigrant visa. Kasi yung asawa ko is nakakuha siya ng open work permit. Then, na-apply niya as a permanent resident or immigrant visa. Kaya nahatak niya kami. So, si asawa nga palang unang pumunta dito sa BC as a butcher. Kasi chief butcher siya on board. As I've said, dati kami galing sa barko. Maraming proseso, maraming mga requirements. Nung nag-apply siya, it takes almost a year bago siya naka-alis. So, nung nasa barko pa lang siya, nag-apply na siya. Tapos, on the process hanggang umuwi siya, hindi niya sumampa ng one contract. Inantay niya sa Pilipinas hanggang naka-alis siya. Naka-alis siya ng June as a butcher doon sa isang super grocery, actually, blind grocery sa shoe shop. Tapos,
Saka gusto nga namin magkasama kasi yun ang pinaka-reason kung bakit pumunta siya dito sa Canada para magkasama kaming pamilya. Kasi paras kami nasabar ko, paras namin naiiwan ang anak namin. So, we find a job na magkakasama kami. So, minadali niya na maka-apply. At the time, luckily nakakuha siya ng consultant. Yung consultant din na kinuha nung employer niya, yun ang hinire niya. It's very costly, pero it's worth it. At pinagbayad kami staggered naman. Pero, yun nga, pagka-apply niya sa open work permit, June siya dumating, in-apply niya agad-agad, lumabas yung ano niya after 4 months, July, August, September, October. So, nung by the time November, nakuha na niya yung open work permit niya. So, nung nagka-open work permit siya, nakapag-part-time na siya, kasi hindi siya pwede mag-part-time nung work permit pa siya, working visa siya dun sa company. Hintayin mo pa yung 2 years, so matagal yun. So, minadali niya yung i-apply, we don't care na magbabayad kami, para makakuha siya ng open work permit. So, nakapag-part-time siya. Tapos, at the same time, pinrasis na rin yung immigrant or permanent resident naming tatlo. So, nung pagkaano nun, pagka-apply niya, maraming nagsasabi na matagal daw yun, dada-dada, puro nega ang sabi kasi matagal daw yun, 2 years, a year, ganun. Si asawa nun, hindi nawala ng pag-asa kasi nga, malakas ang loob niya na, kasi skilled siya eh, nabilong siya sa skill. At saka mataas yung points niya, sabi ng consultant. Sobrang taas ng points niya dahil nga sa experience niya, working experience niya, na mostly sa barko. At saka yung category niya sa work niya is mataas talaga ang points niya. Kaya, ayun, yun ang inano namin, pinanghawakan namin. So, in-apply niya. Marami siyang prosesong ginawa, maraming dokumento. Buti na lang nung hinanap yung mga dokumento na yun. Lahat ng mga credentials niya sa barko, working experience niya, lahat ng mga working history niya kinukuha. Onboard ako sa barko noon. So, on and back and forth ang tawag namin. Nagpatulong din ako doon sa HR sa barko habang nandun ako para makuha namin lahat ng dokumento. At saka, they get in touch with the employer, which is the Holland America Line. Talagang tinawagan nila, humingi sila ng details din. Kasi, di ba, palipat-lipat kami ng barko. So, ang main office, Seattle office, yung doon nandun yung record na yung record niya. So yun, buti na lang onboard ako. Yung boss ko din naman is very helpful. So tinulungan niya kami na process niya. And then nag-take siya ng IELTS exam. And first take lang guys, first take. How proud I am to my husband. Kasi mahirap i-take ang IELTS. Pero he did it for one time take. Which is thanks be to God. Nakuha niya. Yun, tapos nung nandun naman ako sa Pilipinas, lahat ng dokumento, back and forth. Kasi nung nag-process siya ng November, guys, bumaba na rin ako nun sa barko. So, pagdating ko sa Pilipinas, by December, nag-medical kaagad kami dun sa St. Luke's, guys. Nag-medical kami ng anak ko. Lahat ng kung anong dokumento, pinaward namin dun sa consultant namin. Tapos, kung ano-anong mga dokumento pang pinapaforward. Painful lang, guys, yung DHL pain. Fee kasi mahal. Pero, yun kasi mabilis. 3 days lang ng time mo, ayun na. So, ayun. Tapos, pinrasis niya. Sagutin mo lahat ng documents. Tapos, iscan mo, isend mo sa kanya. And then, passport namin, pinadala namin ng anak ko. Pinadala ko sa consultant. Doon, from Philippines, papunta sa kanya. So, ayun. Then, pagdating ng February, lumabas yung ano ni asawa, yung permanent resident namin. So, ayun, nakakuha. Nung permanent resident na si asawa, hindi na siya hawak ng kumpanya niya. So, he can work wherever he is. Pero nandun pa rin siya. Pero marami na siyang part-time job nun. Kasi dati hahawakan ka siya ng employer na hindi siya pwede. Pinagbabawalan siya. Kasi gano'n naman talaga ay bawal kapag naka-work permit ka. Pero kung ano, patago. Kaso lang, mahirap na pag nahuli ka. Kasi, syempre may fines, may penalty. Tapos yung application mo sa next step na, kunyari, permanent resident or immigrant visa, mapipending yun. Kasi, naglumbag ka ng batas. So, yun ang nangyari. Nung February lumabas yung permanent visa namin. So, thank God, sinigil na din kami ng consultant nun ng full payment, kaliwaan. Yung binayaran namin is staggered 3 times. Yeah, 3 times. Staggered yun. Mahirap, pero it's worth it. May mga, syempre, may mga consequences na
parang ayaw mo na, pero kailangan kasi nandun na. Which is, sama ng Diyos, we succeed. And it was a nice sailing kasi nung February, nagkaroon na kami ng permanent resident ng anak ko, immigrant visa, wala na kami ibang pupuntahan. Kasi di ba sa Pilipinas, guys, pag pumunta ka kung saan-saan ng mga offices, mahirap. Ang pila, ang biyahe, tapos magugutom ka, tapos ang dami mga... Pag sa Pilipinas ka manggagaling yung dokumento mo, kung ano ng mga hihingin sa'yo, wala naman kami mga kung ano ng dokumento, tsaka mahirap mag-ayos. So, tinake na namin yung chance na dito sa Canada ayusin lahat yung consultant na lang. Ang pinakanatagalan kami ma-settled yung documents namin ng anak ko is yung picture, passport pictures, guys na... Alam mo ba, nakapagpa-picture ako ng 4 studio, tapos pinadala ko sa kanya yung DHL. 3 times akong nag-back and forth ng DHL sa kanya na I paid 1,800 pesos bawat padala ko. Kasi nga, hindi siya match. Hindi siya pwede hanggang... Kasi una, pa isa-isa, nung the next time, nagpa-picture na talaga ako sa tatlong studio, tapos pinorward ko sa kanya kung saan dun. Kasi, isipin mo, ganun kaliit lang na dokumento, babayaran mo ng 1,800 pesos. Diba? Tapos mag-aantay ka na naman 3 days. So, napaka-hassle at stressful. Pero, so, thank God, nagawa na lahat. Nung okay na, lahat ng dokumento, pinorward ko na sa kanya yung passport namin. Kasi, nintay na lang namin ang 5 days or 7 days, dumating, pagbalik, nandun na nakatatak na yung immigrant visa namin ng anak ko. So, kaso hindi kami umalis noon agad, nakaalis kami noon by May, kasi inantay namin yung school ng anak ko na matapos, at saka nag-abang kami ng medyo murang ticket at the time. Tapos, nag-compile pa si anak, yung anak ko nung time na yun, grade 4 siya noon eh, pag kami grade 5. So, yun, nung natapos na lahat, napunta kami sa, at saka, sinadya din yun namin na, at ng asawa ko na pag sumunod kami sa kanya, magsasummer na. Kasi nga, pag winter, mahirapan, di ba? Pag winter, ang hirap mag-adjust. Tapos walang paano ako magtrabaho, di ba? So, nung pagdating ko, ayun, summer, pa-summer na siya. After 5 days, nung nakuha ko yung SIN number ko, nakapag-work agad ako doon sa may, sa grocery actually, 2 jobs ako, sa grocery at saka sa golf course. So yeah, yung visa namin is in-apply ng asawa ko. Siya yung gumawa ng paraan lahat, siya nag-proseso. Taga-support lang ako ng mga dokumento. So that was the immigrant visa. Pero yung working visa niya is binigay yun ng company na in-apply niya online. Sa Indeed.com yun. Pwede kayong mag-apply guys kahit saan sa Indeed.com. Papuntang Canada. Yung mga legit na site. So, anuhin nyo yun. Wala kayong babayaran, guys. Sa lahat ng, sa pagpunta ng asawa ko dito sa Canada, walang expenses na binayaran si asawa. Covered yun lahat ng employer na nag-hire sa kanya, nagbigay sa kanya ng working visa. Ang magiging expenses mo lang, guys, is si asawa is, ang naging expenses lang niya is yung mga pamamasahe niya, yung pagre-report niya sa, meron siyang pinuntahan na OPC na or Canadian Embassy ba yun? Oh, pero in-advise yun nung consultant niya na pumunta siya doon, dala niya yung parang code na ibibigay niya doon sa somebody doon sa may Canadian Embassy para maano lang yung dokumento niya. Yun lang guys, tapos may pumunta siya sa POEA yata yun, yung mag-ano ka ng seminar about sa, hindi naman OFW kasi hindi na siya OFW eh. So, yun yung ano, may mga expenses tapos sa medical, so mga 30,000 pesos din yung medical. Sa amin ng anak ko, almost 30 din. Dalawa kami nun. Tapos, may mga expenses din. Kasi nga, ganun. Alam mo naman sa atin, pera-pera, di ba? So, ganun. Pero yung dokumento pagpunta dito sa Canada, lahat ng pag-process, shoulder yun ang magiging employer mo. Sila yung magbabayad lahat-lahat. Wala kang babayan. Pati ticket mo or whatever. Wala. Ipapadala nila sa'yo yun. Oo, ipapadala nila yung visa mo, yung working permit mo, yung lahat-lahat ipapadala. Mahabang proseso din guys yung pag-apply niya kasi, pag-apply ng work permit. Kasi nga, di ba sabi ko nga sa inyo, almost 1 year siyang nag-stay sa Pilipinas. Inantay niya yung open work, yung working visa niya. So yeah, yun ang mga procedures kung paano pagpunta dito. Then,
ask a question dun sa nag-follow sa akin na kung pwede daw ba siyang mag-apply. Yeah, pwede ka mag-apply. Maraming mga agency. Ang pinakaalam ko lang na nagpapadala dito ng mga tauhan before nag-lockdown, before nagkaganito ang mundo is Mercan. Mercan Agency. Kasi mostly ng mga butcher dito sa mga planta at saka sa Tim Hortons, yung mga Pizza Hut, yung mga ganun ng mga sa ng mga work, mga position is Mercan na nagpapadala dito. So yes, sila. Sila yung legit na alam po na nagpapadala ng ano dito. Mga tao. Or pwede ka naman mag-apply ng ikaw lang din. Oh, pwede kang mag-apply. Kaso lang nga sa ngayon, guys, I cannot guarantee na magiging okay yung pag-apply nyo kasi dahil nga sa sitwasyon, puro close kasi ngayon, puro take-out lang kasi kung sa food and beverage industry kayo, sa hotel service kayo, puro take-out, puro, so, very limited ang mga tauhan nila. So, they don't hire. If they hire, they will hire it from here. Tapos kung student visa naman, some of the gates are closed kasi nga dahil nga dito sa sitwasyon, hinaharang nila dahil para safe for safety dahil sa virus. For student visa, tourist, same. So yeah, mahirap kumilos ngayon guys at this time. Pero hopefully, pag wala na yung problema sa mundo, yeah, everything will be back to normal. For sure, maraming hiring dito kasi marami nga ang nagsarado pansamantala ng mga company, sad to say. And then if they're gonna be open up, so, panibagong tao kasi syempre yung iba hindi yung ibang tao nila hindi na naghihintay, naghanap na rin yun ng iba. So, yeah, ayan lang guys. Pag meron pa kayong tanong sa akin, comments down below sa any of my videos sa channel ko and pag-uusapan po natin yan dito sa vlog ko. So far, yan pa lang. Ang very details niyan, kung gusto nyo na may tanong kayo na very details about that kind or about this vlog that I have, PM nyo lang ako guys, ha? So ngayon pala, medyo hazy ngayong araw na to. It's Wednesday today. May trabaho ako. Diba sabi ko sa doon sa mga previous vlogs ko na Friday, Saturday lang ako may work. Pero yung boss ko, pinapasok niya ako ngayon ng kahapon at saka ngayon ng 3 hours. So, 12 ng tanghali until 3 ng hapon. So, okay lang naman sa akin na pinapasok niya ako ng today. So, ngayon may pasok ako. So, after this, magluluto muna ako ng lunch namin para kasi si asawa umuwi ng 1 o'clock. So, yung anak ko na lang mag-aasika sa kanya. Tapos pagdating ko, I'll just take care of the rest. Oo, para may food sila bago ako umalis. So, ayun, hindi kami makakapag-bike ngayon ng anak ko. Kasi nga, may pasok ako. Baka mamaya after work, pag sinipag ako, mag-bike kami. Kasi normally, nagbabike kami ng 10 dito. Pagkagising namin, magbe-breakfast. Pagka-breakfast, ayun, magbabike na kami ng mostly 1 hour or half an hour pag medyo ayaw namin lumayo. But, oh yeah guys, that's it for this video. I hope you liked it. If, as I've said, if you have comments, if you have questions, please comments down below in one of my vlog or my videos and then pag-uusapan natin yan in the next video that I'm gonna make. So, thank you for watching. Hope you like this video. Bye for now. Stay safe, everyone. Bye. Mwah.